Isang magandang araw sa inyong lahat at ang ating paksa ngayon ay patungkol sa dengue. Mga layunin sa pagkatuto, sa katapusan ng aralin ang mga mag-aaral ay inaasahang matukoy at malaman ang sanhi at pinagmulan ng dengue, pahalagaan at sundin ang mga payo upang makaiwas sa dengue, sasagutin ang mga katanungan patungkol sa sakit na dengue. Ngayon naman, tayo ay tutungo sa pagganyak o mas kilala natin bilang icebreaker. Sa una at pangalawang tanong, mayroong dalawang litrato at pipili tayo kung ano ang tamang sagot. Sa unang tanong, alin sa dalawa ang lamok? Sa pangalawang tanong naman, alin sa dalawa ang dapat piliin upang makaiwas sa agat ng lamok? At sa pangatlong tanong naman, mayroong apat na larawan at hulaan natin kung ano ang gusto nitong ipahayag. At dito na natatapos ang ating pagganyak. Magandang tanghali sa lahat. Ako si Russell King Kitlong. At sa parte ng ating diskusyon ngayong araw ay sisimulan natin sa isang katanungan. Sabi dito, ikaw ba ay nagkaroon na ng sakit na dengue at maaari mo bang ibahagi ang iyong karanasan? Sa awa ng Diyos, hindi pa naman ako na kakaranas ng sakit na dengue. Pati na rin ang aking pamilya sapagkat lubos naming iniiwasan ang magkaroon ng sakit. So, sa pagkakatanda ko naman, ang aking tiyuhin at limang taong gulang na pinsan ay nagkaroon na ng dengue at sa kwento nila ay kinailangan nilang pumirmi o magstay sa ospital ng 7 araw. So, hindi ko ma-imagine kung magkano yung hospital bills na kailangan nilang bayaran. Pero kung sa pangsariling karanasan naman ay ayun nga, hindi pa naman ako nakakaranas ng magkasakit ng dengue. Sa diskusyon ding ito, maibabahagi rin ang kung ano ang dengue, ang sakit na dengue, at paano naiiwasan ang sakit na ito, at kung sakali man hindi ka pala rin at magkaroon ka ng sakit na dengue, paano mo ito ma-recognize upang ma-actionan ng agaran. Okay? So, una, ano ang dengue? Sabi dito, ang dengue ay isang sakit na nasasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na tinatawag na Aedes na may dalang dengue virus. So, syempre, alam naman natin na ang dengue ay nakukuha talaga sa mga lamok. Pero ang bagong impormasyon dito ay ang dengue pala ay nasa mga babaeng lamok lamang na infected ng dengue virus o tinatawag na Aedes. Mahirap 'yon i-recognize kasi kapag 'di ba, kapag kinagat ka naman ng lamok, hindi mo naman alam kung babae o lalaki 'yung lamok, 'di ba? Pero ang response natin kapag kinagat tayo ng lamok is talagang papatay natin. Pero tawag dito, kailangan ba palaging paano natin maiiwasan ang magkaroon ng lamok upang hindi na tayo mapag-isip kung babae ba or lalaki yung lamok na kumagat sa atin. So, ano-ano ang mga katangian ng lamok na Aedes? Sabi dito, ito ay namamahay sa madidilim na lugar. Ito ay nangingitlog sa malilinaw at hindi dumadaloy na tubig. Excuse me. At kaya nitong mangitlog ng 60 to 100 eggs. So, biruin mo yun. Sobrang dami ng kaya nitong
i-release na itlog. So, mas gustong kagatin ang maiinit na balat. Yan, sa panahon natin ngayon, syempre mainit yung panahon, di ba? Maaring tumaas na naman ang bilang ng mga taong nagkakaroon ng sakit ng dengue. At sa ating diskusyon ay maitatalakay din natin ang mga balita patungkol sa sakit na dengue. Mas dumarami kung tag-ulan dahil sa nagkalat na mga bagay na maaring pangitlugan. So, ayan, kapag naulan, di ba, alam naman natin na dito sa Pilipinas, maraming mga lugar, mga liblib na lugar, tawag dito, uso kasi sa atin yung mga kalsadang butas, di ba? Yung mga kanal, mga madudumi yung kanal natin, doon, maaring mag-stay yung tubig ulan at maaring pamahayan ng lamok. Okay? So, susunod, ito na yung aking minention earlier. So, paano natin malalaman o ano yung mga palatandaan ng sintomas ng dengue para ma-actionan kaagad at hindi na lumala? Sabi dito, mataas na lagnat sa loob ng 2 hanggang 7 araw. Kasama na rin dyan yung panghihina. So, usually naman, di ba, yung lagnat is normal lang. So, maaari nating i-ignore na sabihin na, ay, lagnat lang naman. Iinom ko lang ng gamot. Pamumula ng balat o pagkakaroon ng mga rashes. So, yan, pwede rin nating ma-ignore yan na sabihin natin na, ah, nilalagnat lang ako. Ah, kinakati-kati lang naman ako. So, baka normal lang na kaya lang ng gamot na nabibili sa parmasya. Ngayon, ito na yung malala. Di ba? Pinaabot mo na, umabot na ng malala yung sakit kasi hindi mo pa rin siya nare-recognize. Pagdurugo ng ilong at gilagid. Kasama na dyan yung pananakit ng tiyan at pagsusuka, pati yung pagkawala ng ganang kumain. So, ayun, syempre hindi na normal pag nagdugo na yung ilong at saka yung gilagid mo. So, ayan, nakasaad na dyan yung mga sintomas ng dengue. Okay, so, maaari na pag na-recognize na natin yung mga sintomas na yan, pwede na tayo agad magpa-check up sa doktor o sa eksperto nang sa gayon ay maagapan kaagad at hindi na lumala yung sakit na dengue. So, ayun lamang sa aking parte. Dadako naman tayo sa mga balita patungkol sa dengue. Maraming salamat sa pakikinig. Mga balita patungkol sa sakit na dengue. Sa pagsisimula ng El Nino phenomenon na alam naman natin na nararamdaman na natin ang tag-init, no? Marami na sa Pilipinas or sa bansa natin ang nakakaramdam nitong tag-init, no? Inuulat ng DOH or ng Department of Health noong auno ng Marso ngayong bansa ang pagbaba sa bilang ng mga kaso ng sakit na dengue, no? Bumaba daw ang kaso ng dengue na naitala sa bansa natin simula nung pumasok ang taong 2024. Yun. So, kung ikukumpara last year o nung nakaraang taon sa parehong panahon, Enero at Pebrero hanggang Marso, masasabi raw na halos pareho ang datos ng mga bilang ng mga namatay na Pilipino dahil sa sakit na dengue. Ayun. Dahil nung nakaraang taon, Enero hanggang Pebrero ay merong 66 or ayan, nagkakasulat na dyan, 66 deaths ng dengue last year. Pero ngayon, ang datos na naitala ngayong
taon na to, mula Enero hanggang Pebrero ay 67. So hindi masyadong nagkakalayo. Ayan. Ang sabi rin ng DOH ay pinag-iingat nila tayo dahil tataas pa ang kaso ng dengue simula or kasi magsisimula na ang El Nino. Ayan. Nakaramdaman tayo ng El Nino. So, and of course, yung mga iniimbak nating tubig, alam naman natin lahat na yun yung cause or doon nanganganak yung mga babaeng lamok, yun nga yung cause ng dengue. Lalong-lalo na sila, no? Kailangan nilang mag-ingat dahil sa mga tubig, diyan po nanganganak ang mga dengue. Kaya pinag-iingat tayo ng DOH na laging mag-iingat, laging maglilinis at sundin ang mga hakbang upang maiwasan ang sakit na dengue. Ako ay nagkaroon ng isang pananaliksik patungkol sa dengue at naghanap ako ng mga ilang balita upang malaman kung gaano ba talaga kalala ang dengue dito sa Pilipinas. At basahin natin, Manila, Philippines, nakapagtala ang bansa ng halos 60,000 na kaso ng dengue ayon sa Department of Health. Sa pinakauling disease surveillance report ng Department of Health, mayroong 58,444 kaso ng dengue ang naiulat mula Enero 1 hanggang Hunyo 3, 2023. So ito ay nakaraang taon pa. At kahit ito ay nakaraang taon pa, mahalaga pa rin na ating malaman yung balitang iyon para tayo ay merong kamalayan tungkol sa nangyayari sa ating bansa. Ang bilang ay mas mataas ng 17% kumpara sa 50,092 na naiulat sa parehong panahon noong 2022 naman. So kanina binahagi ng isang reporter ang patungkol sa dengue ngayon sa kasalukuyan. At ngayon akin naman ibinahagi nung panahon noong 2023. Ang National Capital Region ang may pinakamataas na bilang ng mga kaso na nasa 7,410, sinundan ito ng Davao Region na may 6,054 at Calabarzon na may 6,043. Kung makikita nyo, no, kumpara sa ibang lugar, mas mataas ang nakuwang datos o mas maraming nagkakasakit sa National Capital Region o sa NCR. Unang-una dito, ang mga dahilan nito maliban sa maraming tao, madumi rin dito sa lugar ng National Capital Region. Maraming mga tulay dito na punong-puno ng basura kumpara naman sa ibang o kaya sa ibang probinsya. Kasi doon, kung meron kayong alam, di ba, kung mapapansin nyo sa probinsya, sa mga nakapunta ng probinsya, mas maaliwalas yung kapaligiran nila doon kumpara sa kapaligiran natin dito na mausok at madumi. Hindi ko naman nila lahat, pero yung kasi ang madalas na nakikita natin pagdating sa NCR. Pero upang maiwasan yun, malalaman din natin mamaya. Ay tatalakayin natin ang mga sanhi ng dengue. Una, nagmula sa kagat na lamok ng kung tawagin ay Aedes aegypti at Aedes albopictus na may dalang isa sa apat na uri ng dengue virus. So, ang uri ng mga dengue virus na meron ay Den V1, Den V2, Den V3 at Den V4. Marami dito sa uri ng mga dengue virus ay nasa ibang bansa katulad ng Singapore. Kaya parang isang virus lang dito ang meron sa atin. Hindi ko lang sure kung alin 'yon. Pangalawa, ang pag-iwan ng mga tubig-tubig sa loob ng bahay o sa labas ng bahay na pwedeng pagmulan ng lamok. Dahil nga meron tayong para mga tumig-tubig sa mga lugar na kung saan, like katulad ng Batya, ay nakakita sila ng pwede nilang pagtirahan kung saan pwede sila mag-iwan ng mga itlog doon at pwede pa doon magkaroon ng marami pang lamok. Pangatlo, ang panahon ng tag-ulan sa mga panahon na ito ang labasan at pagdami ng lamok. Kung saan may kita natin pag naulan ay maraming lamok na hindi naman natin alam kung saan nanggagaling. Dahil nga nakakita sila ng mga tirahan na pwede pa nilang paglagyan ng mga kanilang itlog at pwede pang lumaki yon. At pwede pa sila makahanap ng iba pang mga lugar. Ayun. Pero dahil naman ngayon ay summer, ay wala tayong problema sa mga lamok ngayon dahil mainit. Ay,
Nangako na tayo sa pang-apat na pwede maging sanhi ng dengue. Pang-apat, hindi pagsunod sa mga babala tungkol sa dengue. Ngayon, sa mga napapanood natin sa television, minsan doon ay nabibigay sila ng mga babala sa mga tao para makaiwas sila sa banta ng dengue. Katulad ng pagsusuot ng long sleeves na damit, paglilinis ng kapaligiran, at pagsupo sa mga pwede maging tirhan ng mga lamok. Subalit mayroong mga tao na pinipili na hindi baliwalain to at hindi pansinin na nagiging sanhi ng pagkuha ng pagkahawa nila sa dengue at pagdami ng mga lamok. Ngayon, dumako na tayo sa panglima, urbanisasyon at paglaki ng populasyon na nagdudulot ng paglaki ng lugar na pamamahayan ng Aedes mosquitoes. Ngayon, ang urbanisasyon at ang paglaki ng populasyon ay nagiging sanhi ng dengue ay dahil ang mga lamok o Aedes mosquitoes, mas pinipili nila yung mga urban areas dahil dito ang pangunahing lugar na nagkakaroon ng mga tubig-tubig na pwede nilang gamitin para upang magparami. Sa mga urban na lugar din sila pumupunta dahil dito ay kakaunti lang ang mga predator ng mga lamok. At higit sa lahat, pinipili nila ang mga urban na lugar dahil malaki ang populasyon ng mga urban na lugar. Mas maraming tao, mas marami silang makukuha ng pagkain na o mas marami silang masisip-sip na dugo mula sa ating mga tao. Ngayon sa pang-anim, klima, temperatura at pag-ulan ang maaring maging sanhi ng pagdami ng mga lamok at pagkapasa-pasa ng dengue. Ngayon, ang klima ay isa sa dahilan ng isa sa sanhi ng dengue dahil sa pagbabago ng klima ay nabubulabog o naiistorba ang lamok na nagiging dahilan ng paglipat nila ng tahanan. At paglipat nila ng tahanan, pinipili nila yung mga urban na lugar na gaya ng sinabi kanina, mas maraming mga posibleng maging tiratirang tubig na pwede nilang gamitin upang magpadami. At mas pipiliin na nila ditong tumira at doon na dadami ang mga lamok na posibleng mayroong dalang dengue. Para sa isang sanhipan ng dengue, ang pagbibiyahe-biyahe mula sa isang rehiyon papunta sa kabila kung saan ang isang individual ay daladala ang virus. Isang halimbawa nito ay kapag ang isang tao ay hindi niya alam na may dengue pala siya at siya ay bumabiyahe at daladala niya yung virus na to. At pag sinabi kasi nating virus, di ba, pwede siyang mahawa gamit sa pagkikipag-interaksyon ng isang tao sa isang taong maaaring prone or maaaring kapitan ng sakit na dengue. Dito nangyayari yung pagpapasa-pasa ng sakit na dengue sa isang tao. At ang pangwalo naman, di sapat na kontra-dengueng aksyon ng isang lugar at limitadong programang pangkalusugan para sa paglaganap ng dengue sa mga apektadong lugar. Dito kapag hindi nagiging sapat yung nagiging pangontra dahil syempre hindi na natin ito may iwasan eh. Nandyan na yan sa paligid natin lalo na diba sa sistema ng buhay dito sa Pilipinas. Pero yun nga, kung hindi rin naman natin maaagapan to, mas mahihirapan tayo na kontrahin yung paglaganap ng dengue. Kaya nga diba sinasabi nila na prevention is better than cure. At para sa panghuling sanhi, kulang na epektibong bakuna para sa lahat ng uri ng dengue. So, katulad din kanina sa ikawalo, pag hindi rin natin naagapan agad to, maaaring mas lumaganap yung dengue kasi yun nga, hindi na natin siya mapipigilan kung hindi nagiging sapat yung pangontra natin. Kahit ano pang gawin natin na pag
hanap ng cure dito. Kung hindi rin naman natin naaagapan agad, mas mahihirapan tayong puksain yung dengue. Kaya mas lumalaganap yung dengue sa isang lugar kasi nga hindi rin nagiging sapat yung magiging pangontra na aksyon na ginagawa ng mga tao, ganun na din sa gobyerno o sa ating pamahalaan. So yun lang para sa lahat ng sanhi ng dengue. Ngayon dadako na tayo sa kung ano man ang nagiging ating maaaring pangontra sa dengue. Ngayon naman dadako naman tayo sa mga paraan paano maiwasan ang dengue. Unang-una, panatilihing malinis ang labas at loob ng bahay. Kailangan magsagawa tayo ng general cleaning upang malaman natin yung mga spaces na napupugaran ng mga lamok, lalo na yung mga crowded na places, yung mga may init na lugar kasi mas madalas dun sila napupunta. Lalo na yung mga parte sa bahay na marami yung kagamitan. Gaya na lamang sa aparador, gaya na lamang kung magkakasama yung mga damit at hindi na iayos at hindi nalilinis yung nilalagyan na ito, pwede itong pagpugaran ng lamok. Pangalawa, lagyan ng screen ang bintana at pintuan ng bahay upang hindi makapasok yung mga lamok na nanggagaling sa labas. Pangatlo naman, iwasan ang pag-iimbak ng tubig. Isa ito sa pangunahing dahilan sa pagkakaroon ng dengue, lalo na yung mga pag-iimbak ng tubig sa lagayan na gawa sa gulong. Dahil kadalasan, pinupugaran ito ng itlog ng lamok na siyang dahilan kung bakit dumadami ang mga ito. Kung hindi naman maiwasan ang pag-iimbak, maaari pa rin tayong mag-imbak. Ngunit, siguraduhin natin na nalilinis natin ito at hindi naiimbak ng matagal at napapalitan natin ang mga tubig. Ika-apat, iwasan mag-iwan ng mga nakatiwangwang na basura. Siyempre, alam naman natin na ang mga nakatiwangwang na basura ay exposed sa moist o sa mga mamasamasang parte ng basurahan o ng basura na siyang maaaring pamugahan ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Kaya naman, iwasan natin na iwanan ng mga basura na nakatiwangwang lamang dahil ito ay maaaring pamugahan ng mga lamok. Sunod ay magsuot ng mahabang damit. Ngayong tag-init, masyadong malabo na magsuot tayo ng mahabang damit dahil sa init ng panahon. Ngunit sa tag-ulan, maaari tayong magsuot ng mahabang damit upang maiwasan ang kagat ng lamok, lalo na kapag tayo ay lalabas ng bahay o pupunta sa mga malumok na lugar. Lalo na kapag dating sa tag-ulan, dahil tuwing tag-ulan, doon mas maraming lamok dahil mas exposed sa ulan o sa basa ang paligid o kapaligiran na siyang pinamumuhayan o pinagtitirhan ng mga lamok. Ang anim ay gumamit ng insect repellent. Ang mga insect repellent ay nakakatulong upang puksain ang dengue dahil hindi ito kakalat kung tayo ay gumagamit nito. Kasi ito yung tumutulong sa atin upang maiwasan ang kagat ng lamok. Yan, kagaya ng nasa litrato, yung off. Ginagamit yan as a lotion na tumutulong sa atin upang hindi tayo kagatin ng lamok dahil ang mga lamok ay lason ito para sa kanila. Kaya kapag tayo ay gumamit ng mga ganito, maiiwasan natin ang kagat ng lamok na siyang nagiging sanhi ng dengue. Pambitong paraan upang maiwasan natin ang dengue. Maari tayong maglagay ng mga kulambo sa ating mga bintana, pintuan o di kaya sa ating kwarto bago tayo matulog. Ang mga kulambo ay nagsisilbing protection sa atin upang maiwasan natin ang pagdapo sa atin ng mga lamok at pagkagat sa atin ng mga lamok. Ganun din, masasala ng mga kulambo ang mga lamok na maaaring dumapo sa atin tuwing tayo natutulog o di kaya nagpapahinga. Kasi hindi naman natin may iwasan yung mga lamok. At kung minsan, hindi rin natin napapansin na kinakagat na pala tayo ng lamok. Kaya sa pamamagitan ng kulambo, masusure natin or masisigurado natin na safe tayo. Pangwalo, maaari rin tayong tumulong sa pagsasagawa ng cleanup drives tulad ng mga programa na ginagawa sa ating mga barangay. Maaari tayong tumulong doon upang mapatay natin ang mga labok na namumuo sa mga contaminated area. Like for example, yung mga nakatiwangwang na mga tubig sa barangay natin. Number 9,
Maaari tayong gumamit ng mga insecticides sa mga lugar na hindi malinis o naimbaka ng mga tubig na nakatiwangwang. Diba? Gumagamit tayo ng mga insecticides o kaya mga chemical na nakakapatay sa mga lamok. Meron ding herbal na ginagamit. Actually, ginagamit din namin siya sa bahay. Katulad ng oregano. Kasi yung mga lamok, umiiwas sila sa amoy ng oregano. Para bang nababahuan sila o di kaya hindi nila gusto yung amoy. Kaya ginagamit namin ng oregano para dumayo yung mga lamok. O di kaya, ayun, maiwasan din namin yung mga lamok dito sa bahay. Dahil hindi nga natin siya maiiwasan. And kung minsan meron tayong mga tubig na mga nakatiwangwang, lalo na ngayon, diba, wala tayong tubig sa Maynilad. So, nag-iimbak tayo ng mga tubig sa ating mga tahanan. Kung minsan, hindi natin naisasara. Kaya ang nangyayari, naiitlugan ito ng mga lamok at nagkukos ito ng lamok ulit. Diba? So, nagpo-produce lang siya ng panibagong lamok. And sa pamamagitan nun, maaari tayong magkasakit or, ayun nga, sa pagkagat ng lamok, magkakaroon tayo ng dengue. Pang-sampo na paraan na naitala namin dito ay maaring magpaturok ng anti-dengue kung ito ay narekomenda ng doktor. Diba? Siyempre, dapat narekomenda to ng doktor dahil hindi naman tayo pwede magpaturok agad-agad ng anti-dengue nang walang recommendation or hindi nire-recommenda ng doktor kasi maaaring magkasakit din tayo kapag nagpaturok tayo nun kasi diba gamot yun. So, kung alam nyo sa sarili nyo na kayo ay merong dengue at naramdaman nyo yung mga sintomas na na-discuss dito sa lesson na ito, maaari tayong magkumonsulta sa doktor at magtanong kung tayo ba ay may sakit at tignan natin, pakiramdaman natin yung sarili natin. Once na nirecommend sa atin to ng doktor, maaari tayong magpaturok. Nang sa ganun ay maiwasan natin agad-agad ang pagkalat ng dengue sa ating katawan. Ngayon ay tapos na nating talakayin kung ano nga ba ang dengue. Kaya dumako na tayo sa katanungan na ano nga ba ang kaugnayan ng komunikasyon sa dengue. Una, dahil sa komunikasyon, naipapanaganap ang impormasyon at datos patungkol sa dengue. Kagaya kanina, dahil sa komunikasyon, meron tayong mga statistics at mga bilang na mga kaso patungkol sa dengue. Nalalaman natin ang impormasyon kung meron bang outbreak, kung meron bang mga panibagong variant ng dengue. Tulad ng mga ganun. Dahil sa komunikasyon, naipapalaganap ang mga impormasyon patungkol sa dengue. Pangalawa, naipapalaganap o naipapakalat ang mga paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng dengue. Dahil sa komunikasyon, nalalaman natin yung mga paraan kung paano natin maiwasan ng dengue. Katulad kanina, binanggit namin ng iba't ibang paraan upang makaiwas o iwasan ang dengue. Dahil sa komunikasyon, ito ay napapadali. Merong sistematikong paraan ng pagbabahagi ng mga paraan upang maiwasan ang paglaganap ng dengue at unti-unti ito mapupusa. Pangatlo, naibabahagi ng pamahalaan, gobyerno o ng departamento ng kalusugan ang kanilang mga paalala o babala patungkol sa dengue. Diba? Dahil sa gobyerno, malalaman natin kung meron pang dengue outbreak na nangyayari sa ating bansa. Ano ba ang kalagayan ng dengue sa ating bansa? Dahil rin sa kanila, meron tayong natututunan ng mga bagong paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng dengue at kung ano nga ba ang mga paraan para mapuksa ito. Pangtuli ay dahil sa komunikasyon, naibabahagi ng mga mamamayan ang kanilang personal na karanasan at opinyon patungkol sa dengue. May mga tao sa social media na binabahagi nila kung ano yung mga karanasan nila patungkol sa dengue o karanasan ng kanilang mga kakilala sa buhay. Kung ano mga ba ang mga dapat gawin kapag nagkaroon ng dengue, ano ang mga sintomas, paano malalaman kung may dengue ang isang tao, at dahil sa komunikasyon, napapadali yung pagkikipagtalastasan ng mga tao pagdating sa usapin ng dengue. At yan, nagtatapos ang aming talakayan patungkol sa dengue. Ngayon, ito ang tanong namin para sa inyo.
bilang isang mag-aaral, ano ang inyong tugon, aksyon o pakikialam patungkol sa pag-iwas o pagpuksa ng usapin sa dengue. Yun lamang at maraming salamat sa pakikinig.